Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan, magkumustahan, at muling magtanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Ako po si Father Douglas. Ako po si Father Earl. Ako si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo. Muli isang magandang araw ng huling Biyernes ng buwan ng Agosto at sa amin po dito sa Quiapo ay umulan kanina at medyo makulimlim pa ngayon. Kaya sa mga nasa labas po, ingat-ingat po tayo. At syempre hanggang ngayon po ay habang wala pa pong tao dito sa simbahan ay pinagsusumikapan po namin at kami laging naririto upang dalhin sa inyong mga tahanan, hindi lamang ang ating misa at debosyon, pero higit sa lahat ay ang ating mga kwentuhan at tanungan sa hapon na ito. Umulan man o umaraw, magsarado man ang simbahan, patuloy pa rin ang mga pagdiriwang ng banal na misa. Kaya po, kayong mga nandyan sa mga tahanan, tumutok lamang po sa Facebook page ng Quiapo Church, ganun din sa mga YouTube account at social media ng Quiapo Church para po sa pang-araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Shoutout sa lahat ng mga nasa Facebook Live at sa iba't ibang Facebook pages katulad ng Activated Servant of Christ, Brother Winston TV, Buhay Katoliko, Catholic Faith, Devotees of the Holy Trinity page. Ang Eche Fiat, El Shaddai, Miracles Are Forever Facebook page. Ang Filipino Community of Black Nazarene ng UK Philippines Chapter. Halina Bayan ng Diyos, magnilay tayo. At Hijos del Nazareno, NPJN. Kasama pa rin natin ang Hijos del Nazareno Minor Basilica of the Black Nazarene UAE Chapter, ang Knights of the Altar Philippines, La Virgen Immaculada Concepcion de Cabiao ng Nueva Ecija, ang Let Me Love You page, at Mater Dei. Ministry of Altar Servers, St. Francis Xavier Paris Antipolo, St. Gabriel, Nuestro Padre Jesus Nazareno Davao City Chapter, OMPH Paris Moncada Diocese of Tarlac, and Our Lady of Fatima Prayer Community Davao City. Nandyan din ang Padiak, Ilocano Dialect meaning Pari Ako Facebook page, Pintakasi PH, PPMK, Pilipino Proud Maging Katoliko, PYM Quiapo, at ang Quiapo DPRM. Kasama pa rin natin ang St. Jerome's Parish Bagabag ng Diocese of Boyombong, ang St. Louis Beltran Parish, Shrine of Poong Jesus Nazareno, ang Sakristan Katoliko ng Diocese of Legazpi, ang Sakristan MIMS, at Samahan ng Mga Sakristan. Ang San Lucas Evangelista de Tuktukan, Giginto, Bulacan, San Roque Chapel, Balanga, Bataan, San Roque de Taguig Chapel, San Roque de Montpellier Chapel, Macabebe, Pampanga, San Roque Paris, Baluarte, Gapan City page. Andiyan din ang Santo Niño de Buen Suceso ng Diocese of Malolos, Seminarians Musings, Señor Butchokoy ng Mandaluyong Chapter, Soldiers of Christ, Quezon City Combined, at Santa Cruz Mission Parish ng Paumbong, Bulacan. Binabati natin ng isang mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno ang lahat na nakatutok sa The Catholic Drawing, The Dumaguete Cathedral, The Good Catholics 01 ng Diocese of Caloocan, The Worldly, The Universal Living Rosary Association ng Bicol Naga at Capiz Chapter at ang Vicariate of San Jose de Troso. Siyempre, dagdag na natin yung mga deboto na nasa UAE, UK, Canada, Australia, Las Vegas, Singapore, Spain, Italy, ano pa bang hindi ko nakal... Yun, at yung iba Israel. Pang... Ano, Israel. Meron tayo sa Holy Land, yan. Siyempre, yung mga organized na deboto natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din, yan. Binabati natin ang ating community sa Kumu. Yan, sa Kumu yan, ko nasa po. Nasa Kumu app yan. Din po ang naka-live po ngayon sa Kumu yes, app. Yes, Father Danichi, hello sa lahat ng mga taga-community dyan. Kasama kayo sa ating programang dito po sa Quiapo. Yan. At syempre, yung mga nanonood po sa kani-kanilang mga tahanan, mga pamilya, komunidad o mga magkaka-opisina, na laging sumusubaybay sa amin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so huling Biyernes ng buwan ng Agosto. Next Friday, sana po na ipagkasan natin. Sana naman ay medyo magbago ang ating quarantine status.
at mapayagan na muli na maka-attend kayo ng misa ng live dito sa Quiapo. Kaya sama-sama nating hilingin ito, sama-sama nating ipagdasal ito na sana unti-unti nang bumuti ang ating bansa, no, laban sa COVID-19. Alam natin patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kaso, pero sana, no, ito rin ay ating pagsumikapan na pababain sa pagsunod sa mga minimum health protocol na pinapatupad ng ating pamahalaan. Okay, para sa huling Biyernes, huling hirit natin para sa buwan ng wika. Pero dahil ngayon ay kapistahan ni Santa Monica. Santa Monica, isang nanay na dahil sa kanyang panalangin, pagtsatsaga, ay nabago ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Okay, yan. Nanay ni San Agustin. Bukas, yan naman yung ipagdiriwang natin bilang santo. Kaya ang tanong natin sa araw na ito ay... Ano ang hindi mo malilimutang ginawa o nagawa para sa'yo ng nanay mo? Yan, yung mga sakripisyo ng mga nanay, yung mga tanging nanay lang ang makagagawa para sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak. So, kung maalala nyo po, no, kung ano ang ginawa at nagawa para sa iyo ng nanay mo, i-comment mo po ito at ilagay lang ang pangalan at syempre ang inyong lokasyon para mapag-usapan natin. Samahan mo na rin ang kaunti at maikling kwento kung bakit hindi mo malimutan yung katangian o nagawa ng nanay mong iyon. Para sa ganun, baka mas marami pang makarelate, baka mas marami pang maging inspired na nanay na magpatuloy magbigay ng kanilang sarili para sa kanilang mga anak. Yan. Pero given na yung ano ha, given na po, baka mamaya maraming mag-comment, ipinanganak ako ng nanay ko ha. Given na yon ha. Yes. Kasi marami ang pinakamagandang ginawa sa akin na ipinanganak ako sa mundong ito. Lahat naman pwede, sa ano. Pwede, basta lagyan nila explanation. Ano ang nagawa niya nung ikaw ay naisilang. Kasi mamaya may mga kwento tayo dito ng pagkakapanganak sa kabila ng paghihirap, no, sa pagbubuntis man o sa kanilang kalagayan. Pero ikwento nyo naman po kung bakit siya espesyal para sa inyo. Oh, kung bakit natatangi ang ina mo. Yeah. Again, ha, sana samahan natin ng kaunti at maikling kwento kasi yung iba very specific at natapos na doon ang kanilang pagbabahagi. Pasensya po kung hindi namin ito mababasa at masususugan kasi ang kailangan natin, kwento na mag-i-inspire sa ating mga deboto. At saka yung lalabas po talaga na galing talaga sa inyo. Yun. So, hintayin po namin ang inyong mga pagbabahagi sa comment section para ma-post naman ni Anthony, no, na nakasubaybay, naghihintay sa inyong mga comments. At huwag kakalimutan yung pangalan, lokasyon at ang ating hashtag para sa hapon na ito, hashtag dito po sa Quiapo. Yun. So, sa mga kaganapan naman dito sa Quiapo, ay siyempre yung kahit papaano po, tuloy-tuloy pa rin, ligtas pa rin naman po kami mga naglilingkod dito sa Quiapo laban sa COVID, salamat sa Diyos. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung pagtanggap namin ng mga donasyon, mga tulong. Ganun din, tuloy-tuloy yung paghatid nito sa iba't ibang mga ahensya, mga institusyon na tinutulungan natin. At paalala lang po ng lahat ng aming natatanggap dito ay ipinapadala po namin at ibinabahagi sa mga nangangailangan lalong-lalo na ngayon na mukhang mapapatagal pa yung ating practical. No? Bagamat nagbago po tayo ng quarantine classification, eh dito po sa simbahan, eh wala pa po tayong pagkakaiba. No po? Pero kahit na ganoon, no, gaya nga na sinasabi ng the fathers, no, patuloy pa rin tayong paghahatid ng mga tulong. Lalong-lalo na dun sa isa nating suki na dinadalhan natin ng tulong, ang Hospicio de San Jose. No, alam naman nating lahat na nabalita na sila ay nagkaroon na naman ng kaso ng COVID. No, kaya sana po, no, mas lalo pa tayong tumulong sa kanila, mas lalong sa panahon ngayon ng kanilang pangalawa na naman na pagla-lockdown. Kaya maraming salamat po sa mga nagpapahatid dahil sila po ang una nating inaalala at binibigyan. At syempre, yung sa abot ng aming makakaya, dahil hindi kayo makalabas, sa iba yung pag-iingat, kami po ang lumalabas at dinadala namin kayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sulok. Gaya mamaya, mapapanood po ninyo ang isang simbahan sa La Union. Abangan nyo po sa dulo ng programang ito. Itong mga simbahang binibisita natin ay parte pa rin ng ating pagdiriwang ng 500th anibersaryo ng
Kristyanismo dito sa ating bansa. At sa buong bansa, mayroon tayong mga iba't ibang Jubilee Churches. Yan. At ito yung aming binibisita. At makita ninyo rin, para kayo rin ay makabisita kahit nandyan lang sa inyong mga tahanan. Okay. At syempre, Happy Fiesta. Ito, Happy Fiesta. Yan. Kay Santa Monica, doon sa, kasi ang patron ng Agoo, yung Minor Basilica of Our Lady of Charity ay si Santa Monica. Kaya Happy Fiesta po, Happy Fiesta po sa inyong lahat. At sa, syempre, sa lahat po ng mga parokya at kapilya na ang inyong patron ay si ang mahal na Santa Monica, Happy Fiesta po sa inyo. Bagamat ganito ang ating mga sitwasyon, sana po ay makapaglaan ng panahon, hindi lang para makapagdiwang, pero higit sa lahat, humingi ng kanyang mga panalangin bilang isang ina. Okay. So, yan po. Dako tayo sa ating pagkukwentuhan bilang bahagi ng paggunita natin sa kapistahan ni Santa Monica. Kaya ang tanong natin, ano ang hindi mo malilimutang ginawa o nagawa para sa iyo ng nanay mo? Yan. Okay. Simulan natin kay Santa Monica. Ano ba ang hindi matatawarang nagawa ni Santa Monica para sa kanyang anak? Siyempre, nung naaalala natin ang buhay ni San Agustin bago siya naging pari at obispo, ay isa siyang makamundong batang lalaki, no? Kung ano, kumbaga sa ano natin ngayon talagang gala, no? Manginginom, naghahanap ng away, no? Pero sa panalangin at pagsusumikap na pagsabihan at pangaralan ni Santa Monica ay na nakita rin ni San Agustin ng liwanag, no? Kaya naman po nung kanyang sinusulat yung Confessiones, no? Yung kanyang hindi po ito kumpisal, no? Pero yung kanyang talambuhay, no? Nandoon may isang kabanata na pinag-usapan niya at inilarawan at kinwento kung paano siya ibinalik sa buhay na matuwid at sa pananampalatayang Kristiyano ng kanyang nanay na si Santa Monica. If I'm not mistaken, 15 to 16 years nagdasal, yes, si Santa Monica para sa pagbabago ni San Agustin. Biruin mo yun, no? Kaya yung mga nagdadasal dyan ng isang beses lang, o kaya yung mga nagsimba lang dyan at may hinihiling at hindi na pagbigyan, teka muna, huwag ka muna magreklamo. Itong si Santa Monica, 15 to 16 years ang kanyang dinasal o yung pang-araw-araw na panalangin para nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng katuparan ng kanyang kahilingan. Para bang hindi niya sinukuan ang kanyang mag-ama. Di ba yung sino ba namang hindi maantig sa luha ng isang ina? No, para lang sa ikapagbabago, ikatitino ng kanyang asawa at anak. Yun, kaya naman nagawa, na hindi natin maitatanggi na isa siyang halimbawa ng pagpupursigi at pagsusumikap, hindi lang sa pagdarasal, pero yung pagiging patuloy na mabuti at yung hindi pagsuko sa mga taong mahal natin. Kaya sa mga hindi naniniwala sa dasal, aba, mag-isip. Ito si Santa Monica, no? Na pagbigyan dahil sa kanyang pangungulit at sa kanyang masidhing pananampalataya sa Diyos. Yan. Yan. Isang matutularang ina talaga ng mga nanay at syempre para ma-inspire din tayong lahat. Okay. So, sa inyo ba, ano bang hindi nyo malilimutang nagawa o ginawa ng nanay ninyo para sa inyo? Yan. Ako na mauna. Kasi si Mami noon, laging may panahon para sa lahat, no? Hindi ka pwedeng basta-basta bumangon ng hindi mo inaayos ang pinaghigan mo. Tapos ang simula niyan, lilinisin mo yung bahay, lilinisin mo yung sasakyan, tapos maglalaba ka. Tapos, siyempre ganun pag bakasyon, no? Pero kapag pasukan, mahigpit kami pagdating sa mga bagay, no? Dapat nag-aaral ka hanggang gabi, no? Pagkatapos sa school, wala mo nang masyadong nag-TV, no? Tapos yung TV dapat Biyernes lang, Sabado, no? Linggo kasi babalik na naman, maglulunes na. So, pinakamalaki at pinakamahalaga sa akin na naituro ng aking nanay ay disiplina sa oras at sa yung kakayahan mo, no? Kasi kasama rin doon ay yung pagtitipid, yung huwag kang gagastos ng hindi kinakailangan, no? Sa mga bagay na ganun, alam nating hindi ganun, baga hindi unlimited itong mga bagay na ito.
Kaya kinakailangang bigyan mo rin ng kung ano man yung nararapat sa panahong ito, sa sitwasyong ito. Sa akin, ang hindi ko makakalimutan, kasi nga nung college, medyo nasangkot ako sa isang umaga, hindi magandang krimen? Bagay. Oo, krimen. Krimen. Pagnanakaw. Pagnanakaw. Okay. Yan. Nasangkot ako dun sa hotel, yung pinag-OJT-han ko. So, ano hotel yan? Oh, sa Makati. Oh. Yan. Siyempre, napagbintangan ako na nagnakaw. Siyempre, ano yun eh, expulsion. So, college na ako eh. Third year college. So, ano daw ba ninakaw? Eh, sabi kasi yung chinaware. Ah, kala ko na wala yung kama. Inuwi ko lang yung merienda. Ay, merienda. Yung pagkain. Laman nung chinaware? Hindi, wala. Nasa paper bag lang. Ah, okay. Pero, siyempre, sa report ng mga security ay stealing, nireport sa school. So, ang school, ang action ay i-expelled nga ako. Expelled. Expelled. Na matanggal. So, ang ginawa ng mama ko, talagang pumunta ng school, kinausap yung dean, at sila lang naman, no? Siguro talagang pakiusapan, na paliwanagan, hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataon ng school na ituloy yung college. Yan. Siyempre, yung haharap yung mama mo, no? Yung sa dean, para ipagtanggol ka, para sabihin yung para mapagbigyan. So yun yung hindi ko makakalimutan. Kaya no, kaya naging pare din ako. Kasi kung natanggal ako sa school, eh malamang hindi ako naka-graduate, eh isang requirement sa pagpapare dapat college graduate. Graduate, oo. So kaya yun, no. Salamat sa mama ko dahil nakapagpatuloy ako. Ako naman ang hindi ko malilimutan sa aking nanay kasi ako, kami ng nanay ko, yung ano, sa hirap at ginhawa, magkasama kami niyan eh. Kasi iba ko mga kapatid, no, medyo lumalaki na, no, nagsosolo sila. No, ako, kami ng nanay ko talaga, through thick and thin, magkasama kami. No, yung mga kapatid ko sa iba, yun nga, nagsosolo, tumitira sa mga kanya-kanya. So, pero kami ng ako, nanatili ako sa bahay namin, kahit doon nagtatrabaho pa ako. At ang hindi ko malilimutan lagi, ay yung kanyang pag-aaruga sa pamamagitan ng pagluluto. Noon, nung kahit nung bata hanggang lumaki, kahit nung nagtatrabaho na ako, kasi siyempre may mga panahon na nakakasawa na rin yung bili ka ng bili ng pagkain sa labas, no, nagtatrabaho ako, kahit na ako'y nagtatrabaho na, nagbabaon pa rin ako. So yung araw-araw nagigising siya, paghahandaan ka ng pagkain, pag-uwi mo may pagkain na naman. So yun yung mga hindi ko malilimutan kasi ito yung magaling yung nanay ko eh. Dito siya magaling at dito siya tingin kong napakahusay. Yung magluto siya ng mga pagkain, simple lang naman, no? Pero nagpapalakas sa amin, simple lang pero masasarap. At hindi ko malilimutan kasi ito yung kanyang paraan ng pagpapakita ng pag-aaruga. Yung nanay ko, hindi yan nag-alaga sa amin literal nung kami ay mga baby pa. Kasi busy siya sa pagtatrabaho. Yung bahay namin, meron kaming shop sa likod, may garment. Meron kami mga kanya-kanyang yaya, no? Doon kami iniiwan, pero... Michelle, yaya. Hindi kasi ganun kami kadami magkakapatid, tag-iisa. Pero, pagdating sa pagluluto, sa nanay ko yan, no? Hindi niya pinapabayaan o hindi niya hinahayaan na kumain kami ng kahit na ano na lang, kahit na wala, kahit na mayroon, talagang nagpupursige siyang makapaghain ng matinong pagkain para sa amin. Yun. So, kaya mama, thank you. Yan. Kaya salamat. No? Salamat sa mga nanay natin na patuloy na nagsakripisyo at nagsasakripisyo para maging mabuti tayo. Yan. O kayo naman, ano ang mga hindi ninyo malilimutang nagawa sa inyo ng inyong mga ina? Uy, simulan natin kay Viva Liberty. Ito. Sabi niya, magandang araw po mga fathers. Pamula po nang binigay po ako ng Panginoon sa nanay ko. Very lucky po ako. Salamat sa nanay ko sa pag-alaga niya po sa akin. Pamula nang ipinagbuntis po ako ng ina ko hanggang sa isilang po ako. Ito na nga si Simon. Hanggang arugain po ako ng ina ko po. Ano ba yung paulit-ulit? Pamula ng sanggol hanggang sa lumaki. Pinag-aral at napagtapos po ako ng ina ko po. Nakatapos na po pero alaga pa rin po ako ng ina ko po. Ano ba yan? Hanggang makapasok sa trabaho, hanggang sa lumisa na po ng ina ko, hanggang sa kabilang buhay na po ng nanay ko, ramdam ko pa rin ang kanyang pag-aalaga. Maraming salamat po.
sa ating ama sa pagbibigay sa akin ng responsabling ina na mapagmahal. Yun. Tanging ina. Yan. Si Viva Liberty naman, ayaw tantanan yung ina ko po. Yan. Ito, yan. Sabi ni Nailig Ones Oiroso. Jillian. Okay. Ang tanging hindi ko po malilimuta o nakalimutan na nagawa ng nanay ko ay yung kahit ano po nagawa kong mali sa buhay ko ay hindi niya ako pinabayaan. Lalo na nung nabuntis po ako at nanganak ako hanggang ngayon, inaalagaan pa din niya ang mga anak ko. Hindi niya kami pinababayaan kahit anong hirap din ang aming pinagdaanan. Jillian Osorio from Leyte, pero dito ako ngayon sa Taguig. Ayan, salamat Jillian. Yung nanay na talagang hindi naman sa nagkukonsinte, pero yung kahit mali mo, tutulungan kang bumangon, no, pupuloting ka pa rin, at sasamahan ka ng nanay mo na may ayos mo yung pagkakamaling nagawa mo. Gaya nung kay Father Douglas. Ito, titingnan natin ko anong hindi niya malilimutan sa kanyang Mommy Ever Dearest. Ay, marami ako narinig na kwento. Talaga. Sana ikwento rin ni Mons kasi si Mons madalas niya magkwento sa kanyang Mommy Ever Dearest. No? Sana ikwento rin ni Mons. Mons, tinatawagan natin. At sana siya naman magbahagi sa lahat. Ang libro, ang Seven Last Words. Ipangkilikin nyo, lumabas na yung aking pangatlong libro. At ito ay yung unang libro tungkol sa mahal na Birheng Maria. Ang pangalawa kay San Jose, pangatlo sa ating Panginoong Hesukristo. The Seven Last Words of Jesus na Nazarene. Kaya yun nga ay marami na mga, ito'y alaala sa mga namatay sa panahon ng pandemya. At meron po tayong mga litrato dyan ng ating mga kasama, mga empleyado, mga volunteer, mga ihos ng mga namatay sa panahon ng pandemya, kaya inaalay natin. Yung pala. So, dito makikita natin, kasi yung panahon ng pandemya, bihira po sa kasaysayan na merong memorial marker. Sa Pilipinas nga, noong 100 years ago, nandun ang Spanish flu, wala man lang tayong marker. Ako kasi mahilig sa kasaysayan. Yung ibang bansa, nagkaroon sila ng mga salot noon, mga peste, meron silang alaala sa atin. Kasi hindi tayo mahilig sa kasaysayan. Ito ay meron tayo. Ito po sa likod ng na pader ng Quiapo Church. Yun, ha? Kaya nandun ang Nazareno, San Roque, si coronavirus at yung isang pare. Sana nga, ipupunta si Father Danichi tayo doon. Pwede pa rin naman ituloy. Dumating ang pandemya. Papunta na sana kami. Dumating si COVID. Pati yung nag-anyaya sa amin ay isa sa mga una. Kinuha ni Lord. Manuelito Flores. Kaya yan, ala-ala. At doon din, for the first time din, mga symbols ng seven last words. So, ayan, naisip ko, ano kaya maganda kong creative, innovative, yan, para sa Panginoon. Okay na, bye-bye. Hey. Ang tanong, Mons, you have many stories about your Mommy Ever Dearest. Mami ayan. Ever dear. Ano ang hindi mo malilimutang nagawa sa iyo ng iyong Mommy Ever Dearest? Namatay ang tatay ko nung bata pa ako. Naiwan kami ni Hector sa bahay. At meron nga akong speech defect noon kasi wala akong makausap sa bahay. Wala akong kausap. Kaya yun, hindi ako nakapagsalita. Pinagtatawanan ako noon. Yung nanay ko ay meron kaming tindahan dito. Malapit saan? Dito, malapit sa yung Isitan. Noon ay Roman Super Cinerama. Tuwan-tuwa ako noon eh. Kung napupunta ako. Pero kadalasan, ako lamang sa loob ng bahay. Wala akong kausap. Kawawa naman me. Kawawa. What happened? Wala akong makausap. Kaya yung aking pananalita ay naantala, nahuli. Huling-huli talaga, ilang taon. Kaya hindi ko na masisisi nanay ko kasi parang siya lang nanay, tatay,
siya naghahanap buhay, siya nagtatrabaho, siya nagluluto, kaya ganoon. Yun. Kaya, noong una kong, kwan, pumasok ako, eskwelahan ko malapit dito, St. Paul, Manila. St. Paul, Manila. Pambabae nga, tama ka doon. Ang lilista pa, ang gagaling ng mga babae. Sa klase ko doon, kay Miss Manuel, 40 kami. 40. Ilan lalaki? Konti lang kami. Hmm. Alam mo yung number namin? Number 38 ako. Ano, bakit 38? Bakit? Kasi, yun nga sa dulo, arrange kami according to our test scores. Buti na lang may dalawang mas bobo sa akin. Tawa na tawa ka. So, nasan kayo nakupo sa huli? Sa likod. Kaya sabi ng basurahan. O kawawang-kawawa talaga mi noon. Kaya yun, awang-awa sa akin ang nanay ko. Mm-hmm. Kaya na-desisyon niya, mukha na lang akong naiwanan na. Wala pang kwan. Pagdating ng mga, wala akong award. Lahat ng mga kasama ko, may mga award, may mga ribbon, may mga medal ako. Wala. Kaya nilipat ako ng siguro, kasi mahabang biyahe yun. Mula, kasi Project 8 kami, mula Ermita, papuntang Quezon City. Araw-araw, one way, 1.5 hours, JD Transit. Nako, umalis ako ng mga hapon doon, dumadating na ako, medyo gabi na. Nilipat ako sa eskwelang mas malapit sa amin. Nakwento ko na ito sa inyo, di ba? Yes. Our Lady of Lourdes. Prep hanggang? Hanggang high school. High school, yun, natapos yun na doon. Kong, sinama ko si Father Itoy doon. Kasi, advance muna ako ha, konting side trip muna ha. Nung nakaraan linggo ay, kasi hindi, inimbita ka eh. Hindi ka pumunta. Busy nga pala no. So, yung one year anniversary ng coronation of Our Lady of Lourdes. First time ni Father Itoy na umakyat. Nandun kami, halika-halika Itoy. Kasi malakas ako doon sa mga kapuchin. Umakyat kami. O yun. Nakita niya yung mukha. Yung sa taas, di ba? Yung sa grotto doon sa Lourdes. Sa taas-taas. O, halika-halika. O, ayun. Meron doon. Kami. Lakad-lakad kami. Akyat-akyat ni kami ni Father Itoy. O, tapos noon, kaya nagkabukasyon ako noon. Kasi nga, nilipat ako ng nanay ako doon. Sabi ng nanay ko, kawawa naman itong anak ko. Bigyan niyo naman siya pagkakataon sa buhay. Pagpaparingin ko ito. Ngayon, tapos naman, kwan yun, ang dami-daming kwan sa prep. Ang dami-dami, ha? All boys na. All boys na ito. Wala nang girls na mga lista. Noon, arrange ka sa mga, yung sec, kinuwento ko na ito sa inyo, yes. No? Kinuwento ko na, di pa? Hindi ako pa. Nakwento mo na sa akin niya, go. Kinuwento. Hindi pa. Si, pinakamagaling, pinakamahusay yung section A. Yes. The brightest. The ano section mo, Mons? Hindi pa. Wala naman. Wala ba Z noon? Nando ba sa section A? Siyempre, dati 38 out of 40. Hindi. Nasa section B ba ako? Hindi. The next, hindi rin. Section C! Hindi din. Hindi rin. Section D! Hindi pa hindi din. Rin. Buti na lang, section E. As in? Eko. Engot. Engot! Tawa kayo. Lagi na ito. Buti na lang, ang last section, letter F. As in? Failure. Ayan, yan ang... Pero, tingnan mo naman na, ngayon. Anong nangyari? May libro. Masaklap na umpisa ako. Kaya nga, sa dulo, may hirap sa buhay. Nagsisimula ka sa dulo, nakikita mo lang yung mga tao doon. Puti pa sila. Mas mayaman, mas talento. Saan kaya ako nung nagbubuhos ng Panginoon ng mga talento? Baka naubusan ako, kaya nagkaroon ako. Kaya, pero... Ayun, nandun na aking nanay. Ding! Sabi ka, you are special. And I see something in you. Buti na lang. Very affirmative ang nanay ko, ha? Maraming sasabi sa akin, Akwan. Later on, nakahabol na ako. Maraming sasabi nun, ayan ba yung anak mo? Na bobo. Ako naman. Kaya... Yon eh pero tinan mo naman eh hindi naman pero sa huli naman niya nagano fast forward kaya nga noong kwan
nung doktor na ako, doctorate ha, siyempre. Oh, nandun kami, yung seal ng Ateneo nasa likod, di ba? May picture yan, picture, picture. O nandun na nanay ko at si Cardinal Tagle. Proud na proud ba? Ko. Kasi yung anak ko dati, bobo yan. Ayan ang pagmamahal ng nanay. Tawa na tawa. Ang yabag-yabag itong matalino ko, itong assistant ay, na matalino. Hindi rin ako always ganun, ha? Oh, yan ang Juan. Kaya kung alam nyo kung saan ako nanggaling. Pero ayun, tingnan mo, Mons, magandang lesson yan. Marami kong luha, bigati. Pero, Juan, pero yun, ha? Tingnan mo naman ngayon. Alam mo, kaya nga, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yes. Dahil sa, kasi, nanay mo lang naniniwala na ikaw ang pinaka-gwapong anak sa buong mundo. Pinaka-batalino. Sure na naniwala sure. Naman ako. Nagkatotoo naman. Ayan. Okay thank ba? You. Yes. Thank you. Thank yes. you. Oh, advertise sa libro. Hindi man nakapagsalita noon, nakapagsulat naman ngayon. Hindi man nakapagsalita na, ang dal-dal ngayon. Pero tinan mo, no, sa mga nawawala ng pag-asa dyan, no, akala nila no, na ito na yung, hindi yan yung katapusan. Tinan mo naman si Monsi. No? Hanggang sa huli, nakapagtapos ng doctorate, hindi nakapagsalita noon masyado, ngayon nakapagsulat. Ang daming libro na. So, talaga, no, maging inspirasyon natin yung mga ganun. Kaya, ano, baka naman, mamaya, pagbaba namin, baka naman. Baka naman dyan. baka naman. Pero yun, no, that aside, ang isa sa magandang na-pick up ko kay Mons, yung nakikita ng mga nanay natin yung hindi madalas nakikita at hindi agad nakikita ng marami. Kahit nakikita ng sarili, di ba? No? Oo. Yan. Kaya yung mga nanay nagpapalakas at na pinalalabas yung galing ng kanilang mga anak. Paniwalaan nyo yun, no? Panghawakan nyo yun. Kahit man lang yung nanay nyo, sabi mo na yun ang naniniwala, pero yun pa rin ang pinaka-importanting suporta. Oo. No? Walang sinabi ang lahat ng sasabihin ng ibang tao sa sasabihin at suporta ng nanay mo. Yan. Okay. Correct, correct. Punta naman tayo ngayon kay Berna Artienda. Salamat sa nanay ko na ako'y pinaampon sa aming kamag-anak at pinalaki ako ng mabuting tao ng aking tiyahin na siyang nagpalaki sa akin. Pinalaki akong may takot sa Diyos at matutong rimespeto at tumulong sa mga nangangailangan. Okay, no? So parang siguro may mga sitwasyong ganito, no? Tulad nung kay Berna, na sad story, man, yes. Diba? Masakit man sa ina yun, pero alam din niya na may mga ibang tao, hindi kasi niya kaya yung sitwasyon ngayon, baka yung ibang tao, mas kaya silang palakihin. Diba? Yes, oo. At pwede rin naman, ang ganda rin na nakita niya yung isang pangit man na karanasan para sa iba, nakita niya yung ganda, nakita niya yung buti, dahil yun yung kanyang naranasan at yun yung naging bunga ng kanyang pagkatao. Yan. Kaya intindihin din, no, yung mga dahilan. May dahilan yung mga nanay kung bakit nila nagagawa na ibigay, ipaalaga sa iba yung kanilang anak. Okay. Ito, sabi ni Gatela Lausin Romel ng Santa Barangay Santa Rita, Giginto. Ang hindi ko makakalimutan sa aking nanay ay pinilit niya na bigyan kami ng magandang asal, pakikipagkapwa at pagmamahal sa Diyos na hanggang ngayon ay akin pa ding pinagmamalaki na sa kabila ng kahirapan ay yon ang ibinigay niya sa aming mga anak. May continuation may pa ba yan? Wala may karugtong na. Pa ba? Ay, wala na. Okay. Yun. Ito naman si maganda kwento nito ni Virgie and Angie. Oh, familiar wow. ba? Sabi niya, isang mapagpalang araw mga fathers, ang hindi ko makalimutan na ginawa ng nanay ko sa akin ay yung pinaasa niya akong darating siya sa araw na ako ay tatanggap ng award sa school. At lalo na sa aking graduation, sa kasamaang palad, hindi po siya pumunta. Napaiyak ako noon, pero nagpapasalamat din po ako sa Diyos na sa kabila ng aking pagiging working student, na pagtagumpayan ko ang mga pagsubok sa buhay. Lumipas ang maraming taon, bago ko naitanong sa nanay ko kung bakit di siya dumating sa mahalagang araw ng buhay ko. Doon ko nalaman na nahihiya pala siya dahil mula elementary until nung nag-college ako, hinayaan niya lang ako magsumikap upang abutin ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Iyong sorry at mahigpit na yakap ng nanay ko ay sapat na upang maghilom ang sugat sa aking puso. Salamat po sa lahat, nanay.
mo. Yun. Yung mga ganyan talagang sandali, no? Kasama yung nanay mo na, alam mo yun, parang sine moment. Pero alam natin na pag may mga ganitong panahon, tapos darating yung nanay mo, magsasorry sa'yo o pasasalamatan ka o sasabihin sa'yo lahat ng ibinuhos niyang pagmamahal ay, alam mo naman yun, nakakaantig ng puso. No? Alam natin, no, bilang ina, ang picture ng isang ina, lalo na ang Pilipinang ina, yung mapag-aruga, mapagmahal. No? Pero totoo pa rin at realidad yung hindi perpekto ang mga nanay. May mga pagkukulang at mayroong mga hindi nagawang tama o mabuting desisyon para sa kanilang mga anak. Pero ganun pa man, no, nagpapasalamat tayo dahil mayroong mga inang mapagpakumbaba na aaminin yung kanilang pagkukulang at kahinaan. At malaking bagay yun, di ba? Para sa atin, para sa mga taong parang may sugat na yes. naranasan. Opo, kayo yung mga nanay po dyan na alam ninyong nakapagpabaya kayo, no? Isang sorry lang at maayos sa pag-uusap sa inyong mga anak, sigurado akong maghihilom ang mga sugat. Yan. Okay. Okay. Shout out daw muna kay Richard Noche. O Richard, dahil sa'yo, hindi kami pare-pareho ng damit. Oo nga. Dahil sa'yo, kasalanan. Wala pa rin yung aming uniform. Ayan, Richard, baka naman. Hindi natin ma-advertise dito yan. Okay, punta naman tayo kay Mary Jane Egomez Estribor. Good evening po mga fathers. The greatest thing that my mom did to me is that she fought for me whenever some people judged me and advised me to be positive in life, especially when I have trials come my way. And always advises me to be good to others. Ayan. So magandang paalala. Ito, sabi naman ni Eva Isidro Magante. Good day and have a blessed day po sa inyo mga fathers. Ang hindi ko malilimutan ay ang matyaga at pagsilang ng aming sa aming mga magkakapatid. 11 po kami. Wow. Nagtiis, magtinda ng gulay, isda at baboy ang aking ina para makatulong sa aking tatay na mapalaki kaming magkakapatid. Itinuturo niya sa amin kahit kami ay 11 ay dapat magmahalan kami. Parati magsimba tuwing Linggo at magrosaryo. Kaya hanggang ngayon wala na po silang pareho, magkakasundo pa rin kami at kahit magkakalayo at meron ng kanya-kanyang pamilya ay nagtutulungan pa rin at magmamahalan. Maraming salamat po sa programa dahil maraming natututo at nagiging malapit sa poong Jesus sa Sareno. Keep safe and healthy po. Salamat po, Eva Magante. Yan. Ito naman si Marlene Sikat. Noong sabi niya, noong maagang nabiyuda ang nanay ko, siya na ang nag-alagang mag-isa sa aming tatlong magkakapatid. Dalawang buwan pa lang akong pinagbubuntis ang nanay nang namatay ang tatay ko. Tatlo kami magkakapatid, ako ang bunso. Tatlong taon ang kuya ko at magdadalawang taon naman ang ate ko. At ako'y pinagbubuntis niya. Kaya nang namatay ang tatay ko, umuwi na ng Bicol sila ng maliliit kong kapatid. Kaya doon na ako na ipanganak. Hanggang sa lumaki kami doon na rin nakapag-aral, di na siya nag-asawa pang muli para sa amin. Iniwan niya kami doon para mamasukan ng katulong dito sa Maynila. At lagi lang niya kaming pinapadalhan ng pera. Iniwan niya kami sa lola namin, minsan sa mga tita at tito namin. Minsan, pinaghahati-hatian kami. Umuwi lang siya tuwing Mayo dahil fiesta sa amin, dahil doon nakapag-aral naman kami ng mga kapatid ko. Maraming sakripisyong nagawa ang nanay sa aming magkakapatid. Di matatawaran hanggang sa kinuha niya kami isa-isa at dinala dito sa Maynila. Noong una, namasukan kami ng nanay ko ng katulong. Kasama ako pero nag-aaral ako. Ganon din ang ate ko na namasukan din para din makapag-aral. Ang kuya ko, isa siya sa pinakahuling kinuha ng nanay ko pagkatapos ng high school sa Bicol. Hanggang sa nakapagtapos naman kami ng pag-aaral. Wala na ang nanay, matagal na pero mahal na mahal namin siya. At dahil sa pagmamahal sa amin, laking sakripisyo niyang naging mabuti siyang ina sa amin. Alam ko, masaya na siya ngayon sa langit kasama ang tatay ko, kapiling ang ating Panginoon. Amen. Grabe yung kwento grabe na yun. Kwento no? Ito. Yung unti-unti talaga na pinagpawis at dugo at kung ano man na kailangang ilabas,
kailangan pagsumikapan, no? Pero kahit na ganun, tignan mo, kahit na wala na yung kanilang nanay, hindi pa rin nila malimutan yung ginawa. Yung memory stays alive, no? At yung karanasan na yon, yung nagpapanatiling buhay yung kanyang nanay mapahanggang ngayon. Yan. Okay. Sabi ni Lang Trinidad Dorana, "Hi po, fathers. Gandang hapon. Ako po si Lang, isang OFW na nawala sa screen." Nasaan na siya? Nasaan na siya? Hello? Hello? Ayan. Next. Yan. OFW from Singapore. Di ko makakalimutan na ginawa ng nanay ko is yung pinalo niya ako ng walis-singting at yung pinagbabaon niya kami lagi ng madaming ulam pagbabalik na kami ng Manila galing probinsya. After summer break noong college days, till now kahit nagbabakasyon ako dyan sa Pinas, pinagbabaon niya pa din ako. The best nanay. Yan, yung mga napalo. Shoutout sa mga kayo, napalo. Ang mga pampalo sa inyo? Kasi noon, no, para naman sa mga kaalaman ng mga millennial ngayon, noong panahon natin, no, syempre, ay... Standard yes, pa yun. Paraan yun ng pagdidisiplina na hindi naman natin ikinasasama dahil ako, natuto ako doon. Ano yung pinampapalo sa inyo ng nanay nyo? Ako, yung tambo. Tambo? Oo, tambo. Walis tambo. Ikaw? Chinelas. Ako rin chinelas, tsaka hanger. Yun ang madalas eh. Walis tambo, kaya yung sinturon. Ah, sinturon? Sinturon. Sino mas madisiplina, nanay nyo, tatay nyo? Ako, nanay ko. Bihira kasi, para bang pag yung papa ko, bihira lang yan, pero... One time big time. Pero ang nanay madalas. Madalas. Ako rin, nanay ko rin madalas magsalita, pero mas malupit yung tatay ko pagdating sa paluan. Pag nagalit na. Okay. Okay, mula kay Patricia De Guzman, yung nung nagtinda siya sa Divisoria ng gulay, pag pumunta ako, agad-agad ako i-order ng masarap na sandwich. Miss you so much, Inang. Yeah. Mga maliliit na bagay na malaki rin pala yung magiging epekto sa atin, ano? Tatatak, no? Tatatak talaga. Okay. Ito naman si Cheche De Ocampo. Sabi niya, ang hindi ko malilimutan na pinagawa sa akin ng mamang ko na super comedy po para sa akin. I was elementary po that time. Pinabili po ako ng mamang ko ng lutong ulam. Sabi po niya, 2 putahe ang bilhin na tig 5 piso. Madami na yun noong taong 80s. Kaso, isang ulam na lang ang natitira. At yun po yung pakbet. Ang ginawa ko po, binili ko po lahat. Super dami po. Nagalit po ang mamang sa akin. Sabi niya, bakit binili mo lahat ng pakbet? Kung isa na lang ang ulam doon, dapat 5 pesos lang binili mo. Sabi niya, sa super bad trip po, ang ending po, pinakain po sa akin ng mamang ko ang lahat ng ulam. Sa halos, maduwal-duwal po ako kasi habang kumakain ako, umiiyak po ako. Hanggang ngayon, di ko malilimutan ang pangyayaring iyon. Ay, shout out dun sa mga yung habang kumakain, umiiyak kasi pinapalo nung nanay dahil ayaw kainin yung kain. Di ba yung si Anthony, no? Yung lalo na yung mga... Kasi maraming bata mapili. Ayaw ng gulay. Yun yung unang-unang sinasabi sa akin ng nanay, kumain ka ng gulay. Papaluin kita pag hindi mo sinubo yan. Pag sinubo mo, sige, subukan mong iluwa yan. Tapos umiiyak-iyak ka. Huwag kang iiyak. Yan. Ito, sabi ni Tato Torres Deche. Hello po mga fathers. Mapagpalang araw po. Ang hindi ko malilimutan na nagawa ng aking nanay ay yung lagi niya akong dinadala sa trabaho niya. Dati nung maliit pa ako, lahat ng klaseng trabaho po nagawa na. Siguro ng nanay ko, labandera, manikurista, parlorista at hindi siya nagre-reklamo. Kaya siguro yun ang namana ko sa kanya. Kaya lahat ng trabaho ay nagagawa ko din. Siya ang inspirasyon ko. Shoutout po sa Deche at Torres family. Yan, from Hong Kong. Thank you. Shout out sa mga nanay na walang kapaguran. No, tingnan mo, kahit anong lahat ng pagkakakitaan papasukin. Totoo. No, lahat gagawin, meron lang may uwi para sa pamilya at talagang matustusan lang ang pangangailangan ng mga anak. At isama na rin natin yung mga nanay na lumalaki yung kanilang mga anak na wala sa piling nila dahil kailangan nilang
magtrabaho. Diba? Yung mga OFW, mga kailangan umalis ng bansa o lumipat na ibang lugar. Yan ang sinasabi ni Karen Castillo Corpus ng Montreal, Canada. Sabi niya, ang hindi ko makakalimutan na ginawa ng mama ko ay yung pagpunta niya po dito sa Canada para magtrabaho. Nagsakripisyo po siya na mawalay sa aming mga anak niya para lang po mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Ngayong may mga anak na po ako, I have realized how hard it is to live far from your kids. Lalo pat nung panahon niya ay wala pong mga cellphone, internet at mga social media to connect or contact your loved ones. Kaya naman hangang-hanga ako sa nanay ko sa kanyang ginawa. Sa awa ng Diyos, nandito na po kaming lahat sa Canada. Magkakasama na uli at may kanya-kanyang pamilya. Ang yun, ganda no, tinan mo yun, di ba? Ganun naman yung mga kwento ng mga OFW. Gusto Canada. Oo, di ba? Yung kwento ng OFW, yung nanay muna yung pupunta, may iwan yung anak, tapos kapag naging citizen na yung nanay, isa-isahin sila. Isa-isahin kukunin. Ngayon, tinan mo, nabuo na yung kwento ni Karen. No, yun yung paghihirap ng kanyang nanay ngayon. Nasa maayos silang lugar at sama-sama na sila. Yun. Oh, ito naman, ako si Chan Chan. Ako ang hindi ko makakalimutang nagawa para sa akin ng aking nanay. Una ay ang pagsusumikap upang ako'y mapag-aral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pangalawa ay ang pag-aaruga sa akin sa oras na ako man ay may karamdaman. At syempre, ang aking nanay rin ang nagtanim sa akin ng pananampalataya. Nagsimula sa pagtuturo ng Santa Rosario at pagsama sa akin sa banal na misa noong ako ay bata pa. At pagpapaturo sa akin ng piano noong bata pa ako, kaya ngayon ay taus-puso ang aking pasasalamat sa kanya sapagkat ako ay naglilingkod sa aming katedral at sa parokya ngayon bilang isang coordinator ng music ministry at bilang isang organista. So ayun, yung pananampalataya ay natatanim din ng mga nanay. No, kaya siguro marami sa atin, for sure, no, kami dito, marami sa ating mga kaparean ay, at sa mga ministers natin, lalong-lalo na sa iba't ibang mga parokya dito na nanay niyo naman din ay nagbigay ng kontribusyon sa kung sino kayo. Kaya mga nanay, no, huwag niyo pong babaliwalain ang pagrorosaryo. Ituro niyo po ito. Ito yung, o kayo yung unang mga guro ng inyong mga anak. Kaya kung ano man ang inyong ipupunla o ituturo, ibibigay sa kanila, ay talagang yun yung kanilang aanihin sa huli. Kaya nga, yung lahat ng mga aral ng ating mga magulang nung tayo'y bata, ito yung kung sino tayo ngayon. Yan. Okay, sabi naman ni Lilian Rosario, di ko makakalimutan yung walang-wala kaming makain, isang pandesal hinati niya para sa aming dalawa. At nang bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin, iiwan na kami, wala ka pa asawa. At sa tuwing aalis kami, yung kahit may edad na ako, sinusuklayan niya pa ako. Yan. Siguro, pero minsan yung mga ganun, hair, no? Dadaan ka sa bahay, tapos may something wrong sa'yo. Hmm. Ayusin mo nga yung ano mo, yung... Hindi namawala sa mga nanay na kailangan na nasa kanila rin na kapag lumalabas ka at may hindi maganda sa'yo, magre-reflect sa kanila bilang mga ina. Yan. Si Jocelyn Lumapag. Yan, sabi niya, ang di ko makalimutan sa mama ko ay tuwing manganganak ako, nasa tabi ko ang mama ko. Siya ang nagagabay sa akin ng isang buwan na sabi nga, di pa ako pwedeng magkikilos. Pinapaliguan nga ako ng may mga dahon-dahon. Oh, yung nanay na ano, kahit na yung anak niya ay isa na ring ina, siya pa rin yung talaga nag-aasikaso. Alam mo, iba yung mga nanay noon, no? Yes, yung mga nanay noon, kaya yung mag-multitask, no? Kaya yung nagtatrabaho at nag-aayos sa bahay, nag-aasikaso. Eh ngayon, parang pag working mom, parang hindi na makapagtrabaho sa bahay. Pagod na. Pero itinan mo yung nanay niya, no? Parang kahit na siya isang ina na, nanay pa rin niya yung nag-aalaga sa kanya. Handa pa rin talagang tumulong, no? Kasi siguro, dahil nga, alam niya yung pinagdaanan. Alam niya kung paano manganak, kung gaano kahirap manganak, kaya itong anak niya, susuportahan niya. Pero talaga iba at malakas ang mga nanay noon. No? Yung tinamapansin ninyo ngayon. Ngayon, kailangan pa ng tulong ng mga nanay o mga lola para mag-alaga ng apo.
Pero noon naman panahon nila, nung sila'y nag-aalaga ng kanilang mga anak, hindi naman sila nag-iistorbo o nangangailangan pa ng ibang mga lola o ng kanilang mga nanay. Kaya nabibilib ako dun sa mga nanay noon kasi talagang nakaya nila yon. Mm-hmm. Ngayon nga, isa lang yung anak, parang hirap na hirap pa. Pero dati, di ba, madami mga anak. No? Kami, yung dami mga comment mga natin, 11 eh. Yes. Diba? O, pero nakaya ng mga nanay noon. No? Iba, ibang-iba yung henerasyon ng mga nanay talaga noon. Nasa panahon din. Ito naman, kay Mean Corpus Panlilio. Ako po, simula nung nagkasakit ako nung baby pa ako at tuwing magkakasakit po ako, palagi kong nakikita si nanay na umiiyak at nagdarasal habang hawak-hawak niya ang kamay ko. At dasal niya, at sa dasal niya, gumaling na ako at huwag muna akong mamatay. No? Katulad ni Santa Monica na talagang hindi tinigilan yung pagdarasal. Oo. Tsaka natatawa ako, no? Kunwari, ewan ko, naalala niyo to. Pag nakiklinik ka sa school, iba yung pakiramdam. Eh, parehas naman yung gamot, parehas na ibibigay sa'yo. Pero pag nanay mo ang nagbigay ng gamot, nagpahid sa'yo kapag nilalagnat ka, papaliguan ka, iba. At parang mas pakiramdam mo, gumagaling ka lalo. O, siyempre, bibilan ka, sasamahan ka pang bibilan ng Royal. Yan. At Skyflakes. Sarsi. Sarsi, lalagyan ng itlog. Ayan, yung mga Sarsi parilya. Ayan yun. Ganyan, noon ano, makakainom ka lang ng soft drinks kapag may sakit. Yun? Sakit. Paano ba natutunan yung SARS ilalagyan ng itlog? Ang palakas daw yun. Oo, tapos pag matulog ka lang, pagising mo, aba yung lagnat mo, eh, pinawis mo na lahat, di ba? Pampalakas daw sabi yun, ganoon. Kasi nung araw talaga naman eh. Napainom din ako noon eh, yung SARS na malalagyan ng itlog. Oo. Ako yung Royal. Kasi nga, sinasabi nila, pag doon, yun yung wala kang mga panlasa eh. No? Hindi ka makakain, wala kang appetite. Kaya kailangan kaya bibilan malakas. Ka ng, ano, ng soft drinks. Eh ngayon, pag wala kang panlasa, hindi naman soft drinks. Nako! Ano ka eh? Isolation. Mabuti sana soft drinks lang ang sagot eh. No? Dati, pag nagkakasakit ka, dudumuging ka ng nanay, di ba? Eh ngayon, pag nagkasakit ka, lalayuan ka ng lahat. Iba kasi ngayon. Iba ngayon. Iba. Yan. Ito, sabi ni Maria Patricia Sanchez. Good afternoon, fathers. Ako po ay taga Molino, Cavite. Maliit pa po ako nung madalas na may mga rally ang University Belt sa Manila nung Marcos regime. Ang mother ko ay isang professor sa UE. Maghapon ang kanyang klase pero umabot sa sobrang gulo sa buong Claro M. Recto. Sinara ang gate ng UE pero di siya pumayag na di makauwi dahil naalala niya kaming maliliit niyang anak na walang magluluto at mag-iintindi. Naglakad siya mula UE hanggang Quezon City para lang makauwi, makapagluto at makapag-alaga sa amin. Wala na po kasing bumiyahing mga jeep at kahit taxi. Nandun man ang aking ama, pero alam niya ang alaga ng isang ina. Ilang araw niya itong ginawa kahit pinipigilan na siya ng aking ama. Matagal na po siyang pumanaw pero kinuwento ko ito sa aking anak at mga pamangkin. Salamat po and God bless. Yan. Ganun ang nanay, no? Nasa puso talaga yung kanilang obligasyon at responsibilidad, no? Bilang ina. Kaya kahit anong mangyari, kahit na mapanganib, talagang nasa isip pa rin nila yon at gagawin pa rin nila yon para sa pamilya. Mm-hmm. May COVID man o wala, no? Talagang hindi ka iiwanan at lalayuan ng isang totoo ina. Yan. Ito naman kay Sheila Milan Francisco. Di ko po malilimutan ang sakripisyo ng mama ko nung nag-aaral pa ako ng nursing. Ayaw niya akong paghugasin man lang ng plato para mag-concentrate sa pag-aaral ko at siya palagi ang naglalaba at namamalansya ng mga uniform ko. At di ko naman po siya binigo at nakatapos ako. At nakarating ng US na siya namang pangarap sa akin ng mga magulang ko. Naabutan pa niya akong makarating ng US at makatrabaho pero after 6 months, binawian na siya ng buhay dahil sa diabetes niya. Labis po akong nagpapasalamat sa mga tulong nila sa akin. Sheila from Norfolk, Virginia. No, oh, yung Sheila, ano, alagaan mo yung profession mo, yan yung pamana ng nanay mo at bunga yan ang lahat ng kanyang pagsusumikap at pagmamahal sa'yo. Naalala ko lang sa kwento niya, minsan alam niyo may sasabihan tayo ng nanay natin na, oh, panahon na, ikaw na maglaban ng sarili mong damit, magluto ka na ng sarili mong pagkain, pero pag ginawa mo naman, magagalit sa'yo. Diba? Parang gusto niya na siya pa rin ang mag-aalaga. Pero ang importante, yung ipinapakita ng nanay, yung gagawin mo, kung sakaling wala na siya, doon sa yung magiging anak naman. Oh. Yes. At ang maganda doon, siyempre, we pay back
our parents. No, alam natin, totoo naman, no, hindi naman natin bilang anak obligasyon ang ating mga magulang, pero yung kabayaran sa lahat ng ginawa nila para sa atin, eh hindi naman siguro malaking kabawasan yun. Yes. Kaya kung ikaw'y kumikita, magbayad ka naman ng kuryente, mag-ambag ka naman sa pagtubig, yung mga itong malilit na bagay malilit na ito. Malilit na bagay. Oo, nako, baka naman, Anthony, magbayad ka naman ng kasi tubig. Yung mga magulang, minsan hindi, nahihiya pa yan, no? Nahihiya pa yan manghingi sa kanilang mga anak. Kasi yung mga anak nila, pang hindi nahihiya eh. Oo, isipin nila na ano, na kami, nung unang sweldo namin, hindi namin na-enjoy. Ito yung pagkakataon nyo ngayon na yung hindi namin na-enjoy, i-enjoy nyo na. Oo. Pero yun, realization na ang lahat naman ng kusino ka ngayon, lahat na natatamasa mo, sweldo mo ngayon, ay wala yan kung hindi dahil din sa iyong mga magulang. Correct. Corrected by. Ito, si Rowena Bigas Asorto, ang di ko makakalimutan sa nanay ko po ay nung panahong iniwan kami ng asawa ko, siya po ang nagpalakas ng aking loob para malabanan ko po ang depression ng pagkawala ng asawa ko. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, magdasal ako palagi at huwag kong pabayaan ang sarili ko alang-alang sa mga anak ko po. Yan, si Rowena Bigas. Ito naman kay Rose Royo Crisostomo, ang hindi ko makakalimutan ginawa ng nanay ko, pagsapit po ng alas 6, kailangan makita niya na hawak namin ng rosary. Kailangan magdasal na kami at bago kumain, kailangan magdasal lahat ng ito. Hindi ko makakalimutan sa nanay ko. Si Lillian Claveria naman, mga fathers, hello. How are you? There? How are you there? Yon. Oh, sa I'm amin fine. Po, si mama po, tuloy-tuloy. Sa amin po si mama, pinalaki kami na matuto kaming nag-share kung anong meron kami. Kahit malit na bagay, isinishare namin, hahatiin namin. Hanggang ngayon, may pamilya na kami at mga kami pa rin mga magkakapatid. Ganun pa rin ang gusto namin ay naghahati-hati. Yan, okay. Thank you, Lillian. Ito, sabi ni Mary Ann Hilario, mapagpalang araw po mga pads. Ang hindi ko makakalimutan ay ang pagsilang sa amin at yung tinaguyod kami ng nanay ko sa paglalako ng ulam. Kahit ang bilao at basket na puno ng sariwang ulam, nilalakad niya ang ilang baryo para ilako ang mga ito. Hanggang sa lumuwas na ng pamilya, dito niya ipinagpatuloy ang pagtitinda sa Hidalgo, Quiapo, ng gulay at bulaklak. Dito ay nakaraos at nakapag-aral kami hanggang makatapos ng pag-aaral. Kaya po, dasal ko sa mahal na pong Nazareno, bigyan pa siya ng lakas, ng pangangatawan kahit dito man lang siya sa bahay nanonood ng mga misa. Miss na rin po niya magsimba at matulog dyan sa loob ng simbahan. Yan, si Mary Ann Hilario. Si Malcolm Matela naman, Mother Knows Best. Para sa akin po, ang hindi ko po malilimutang ginawa ng nanay ko ay ang pag-guide po niya sa career na tatahakin ko po pag-college. Thanks po sa kanyang paggabay. Ako po ay isang public school teacher na at currently taking my master's degree in English. Thank you po, fathers, from Binyan City. No, sana makadalaw po kayo dito sa aming simbahan sa Binyan. Fan na fan niyo po ako tuwing Friday. Hopefully po, makita ko din po kayong tatlo sa Quiapo. Yan, salamat, salamat Malcolm. Sa suporta, salamat sa pagdedebosyon. Speaking of, mapupunta kami dyan. Saan nga yan? Sa Binyan. So may malapit tayong pupuntahan dyan, di ba? Abangan nyo po. Ayan. Ito naman kay Elena Piñano, VP Nosa. Good afternoon po mga fathers. Ang di ko po malilimutan na ginawa ng aking nanay ay lagi po siyang nandyan tuwing ako po ay manganganak sa aking anak. Apat na po sila at lagi po siyang lumuluwas from Bohol upang maalagaan po kami ng aking mga anak hanggang sa makaya ko na po ang aking sarili. Kaya nagpapasalamat po ako, mahal na po ang Jesus Nazareno, dahil binigay niyo po kaming magkakapatid ng mapagmahal na nanay, Elena from Mandaluyong City. God bless po. Ito, sabi ni Diaz Bebang, mukhang ati ko to. Yung pinaglaba ako ng lampin, katsa pa noon eh. Katsa. Wala pang daya pero. Nang kapatid ko, kahit gabi walang ilaw, pero may isang kandila naman, brown out kasi. Naalala ko lang. Pero ang malaking bagay na nagawa ng nanay ko na ipinagpapasalamat ko, yun siya naman nag-alaga sa mga anak ko
habang wala ako. Thankful ako sa kanya. Thank you, Mother. Yan. Ate ko to. Yes. Wow. Ang ganda ng mga ganitong karanasan sa ating mga ina kasi ito yung nagpapanatili ng ating pag-ibig at pagmamahal sa ating ina na mas nagpapalalim kapag mas nare-realize natin at mas nababalikan natin ang lahat ng mga nagawa ng ating mga ina. Yeah. Habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, well, sabi nga, yung payback time. Yes. Hindi naman sila maniningil, pero at least magkusa. Maparamdam naman yung kaginhawahan na nararapat. Yan. So, okay. Yun. So, sana po, no? Sana po ay may ganito tayong pagkilala, paggalang at paggunita sa ating mga ina na nagsusumikap na palakihin at pabutihin din tayo, hindi lang sa ating pagkabata, pero siguro at mas madalas ay hanggang ngayon. Okay, atin na pong babasahin ang mabuting balita para sa araw na ito. Ayun. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseo ng mabalitaan nilang, hindi ba ito yun? Last Friday ito eh. Ayan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang dami nating ano. Ayan, isa pang bagay, hindi rin din yan. Nasaan na? Ayun, sa wakas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nung hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila, ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Okay po, sa mga susunod na araw, sana po patuloy tayong magdasal na maging okay na tayo sa quarantine status at makapasok na kayo ng simbahan. At pag po kayong aalis, dahil pagkatapos nito ay dadalhin po namin kayo sa Agoo, La Union. Tumutok lamang po at tuloy-tuloy pa rin ang programang dito po sa Quiapo. Kaya muli, isang magandang araw sa inyong lahat ng kwentuhan, ng kumustahan, at muli nating pagtatanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Siya po si Father Danichi. Siya si Father Earl. At siya naman si Father Douglas. Samahan niyo po kami muli dito po sa Quiapo.